Okay lang yun, ma'am. Ginyan ko naman kayo, ma'am. As you can ito, ma'am, willing ba tayo or interesado ba tayo sa pagbiling itong pera nyo ngayon? Guys, nagbabalik ang inyong sundalong vlogger sa mga katropa, certified katropa angels ko dyan. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa aming charity. Nagganito ako, tinatakpan ko kasi, you know, sobrang dami sa isang side lang. So, ayan. Ngayon, mambibiktima tayo ng mga scammer. Scammer sa text messages, yung mga nagsasabi na mananalo daw tayo ng 1 million, yung mga nagsasabi na merong pabahay daw si Cynthia Villar. Ayan, may tumawag sa akin kanina, tapos sabi ko tawag siya ulit dahil choppy siya. Ngayon ako ang tatawag sa kanya. Tara, tawagan natin. So ayan guys, tawagan na natin. Yes sir, good morning sir. Pasensya na sir, kasi sir, ano, choppy yung signal. Naghanap pa ako ng signal sir, kasi medyo bundok pa kasi itong amin sir. Okay lang yun, ma'am. Intindihan ko naman kayo, ma'am. As you ganito, ma'am, willing ba tayo or interesado ba tayo sa pagbiling itong pera nyo ngayon? Ano po sir? Ano po yung mapapanalunan ko sir? Galing po ito sa Villar Foundation, ma'am. Wah, kilala ko yan si Villar, sir. Naririnig ko din yan siya sa radyo. Minsan, pag bumababa kami ng bundok, na papanood ko siya sa TV, yun yung may-ari ng Camellia po ba? Ayan guys, parang pinatay niya. So, tawagan natin ulit. Bakit scammer lang ang pwede manloko? $350, sir. Opo. Opo. Itong number, ha? Yes, sir. Pagkatapos yung mapalunan, ma'am, sa Palawan ko ito ipapadala, ma'am. Opo. Tawagin ko yung Palawan main office yung manager po. Dahil si manager yung magbibigay sa inyo ng mga code number or mga control number yung ipipilak natin sa Palawan. So ngayon, palunan itong number na ito ng $350, okay? Opo, opo. Sige po. Okay, sige. Pakibilisan na po, magtawag nung kayo. Opo, sige po. Hindi ako magpapadala. Manloloko pala kayo, tapos ngayon, nalokohin kayo ng isang vlogger. Ang galing! Umamin din siya. Ayun, natawagan na natin mga katropa yung scammer sa text. Ngayon, guguluhin ko siya. Ako naman yung manggugulo sa inbox niya. Hindi ko siya titigilan. Manggugulo ako. Sila lang ba ang may karapatan na manggulo ng buhay? Ayan, tawagan natin. Guluhin lang. Guluhin lang natin. Ma'am. Hello, sir. Bakit niyo po pinatayan ako, sir? Huwag ka lang tumawag, ha? Ma'am. Bakit po, sir? Scammer kayo, sir. Pag kayo man loko, okay lang. Ha? Bakit po? Diba umamin kayo, sabi nyo matagal kayong nang loko. Pero kapag kayo ang lokohin, galit kayo. Dahil sa boses nyo po, ma'am, siway na po kayo. Oh, siway. Cut your head. Knock your head. Ha? Gunggong ka. Marami ka nang naloko. Ako palokohin mo. Anong meaning ng siway, ma'am? Cut your head. Ulit po. Ayan, guluhin natin ulit.
Wala lang. Iyan, pinatayan niya. Alam nyo, itong mga ganitong scammer, nagagalit yan sila kapag sila yung niloloko, kaya lokohin natin. Tawagan natin ulit. Guluhin natin! Ayaw na niya sagutin. Kung sistema mo'y ganun pa din, lolokohin natin ang scammer. Guguluhin natin. Akala niya lahat maloloko. Ayaw niyang sagutin. Guluhin natin, guys. Nag-enjoy ako sa panggugulo sa scammer na to. Naiinis din pala tong mga scammer, no? Hello? Hello, sir. Naiinis na kayo, sir? Ha? Bakit po? Diba? Pag kayo nang i-scam, ang saya-saya nyo. Tapos ngayon, nanggugulo sa inyo yung tao. Advice ko lang. Ayun, pinatayan tayo. Tawagan natin ulit. Okay. Number one tip para iwasan ka ng scammer. Kulitin mo. Tawagan mo ng tawagan. Yes. Maiinis man yan siya, tapos hindi ka na niya iskamin kasi alam niya makulit ka. Makahanap siya ng katapat. Tawagan natin ulit. Huwag nating patulugin. Istorbohin natin. Tsaka unang-una, hindi naman ako ang unang nag-text sa kanya na mananalo daw ako. Hindi rin ako ang unang tumawag. Siya. Ako, pinapansin ko, pero niloloko ko din. Kung ano yung ginagawa niya sa kapwa niya, yun din ang ginagawa ko sa kanya. Ayan, dahil alas 9 na, 1 hour ko na siyang kinukulit, guys. Ayan.